Sino ba naman ang hindi matutuwa sa dalawang taong aming nakilala na may kakaibang mga trip sa buhay? Itong si lalaki macho pero mahilig sa Hello Kitty. Si babae naman parang modelo pero siya'y isang mekaniko. O eto na, bago tayo maguluhan, balikan natin kung ano nga ba talagang nangyari dahil sila'y nagkapalit ng hilig. Sa Hello Kitty naman kasi hindi mo nakikita sukatan ng pagkalalaki. Pag naka-locate ka, tiyak na tiyak, lalaki ka. Hindi siya action star. Pero lagi siyang agaw eksena sa kalsada, saan man siya magpunta. Halos lahat ng mga babaeng madaanan niya, kanyang napapangiti. At pati na rin ang mga lalaki. Hindi maiwasang mapalingon sa kakaibang mga sinusuot araw-araw. Dahil malayo pa lang si Robert, kitang-kita na ang pagkahumaling niya kay Hello Kitty. Pag dumadaan siya, natutuwa ako kasi para akong nagiging bata ulit. Kulay niya maganda. Nakikitan kami sa Hello Kitty. Para sa akin kasi first time ko nakita Hello Kitty, naka-pink. Parang medyo alanganin yung pala, lalaki pala. Kilalang matulungin at masipag na kagawad sa isang barangay sa Sampaloc, Manila, si Robert Salazar Jr. At kahit maraming nagtataka kung bakit kalalaking tao e paborito niya si Hello Kitty, wala siyang pake dahil mas mahalaga pa rin sa kanya ang tuwa at saya na nabibigay niya sa ibang tao. Pag dumadaan ako sa karsada, kahit sa maliit na kaparaanan, napapasaya ko yung mga kabataan. Lalong-lalong na yung mga barako dyan. Siyempre, nagkataka sila. Ba't ako naka-Hello Kitty? Eh, sa Hello Kitty naman kasi, hindi mo nakikita yung sukatan ng pagkalalaki. Pag naka-Hello Kitty ka, tiyak na tiyak, lalaki ka. Taong 2016 nang sumali si Robert sa samahan ng mga motoristang tinawag na Takbong Kitty lang. Hello Kitty Riders! Samahang hindi lang kapwa niya mahilig mag-joyride, kundi maghatid din ng tulong tulad ng mga charity ride at relief operations. Napakalaking tulong ni Tatay Robert sa grupo namin. Maliit na tao pero malaki po ang puso. Bukod sa naipundar na dalawang motorsiklong tagtad ng mga Hello Kitty design. Hello po, Ma'am Korina. Welcome po kayo dito sa akin, Munting Tanan, Hello Kitty House. Ito pong una kong gamit na Hello Kitty. Ayan, dyan po kami nagsimula. Ito pong electric pump po namin, ginawa ko po siyang ganyan. Bali, ito pinakapaborito kong laruan. Si Hello Kitty, remote control. Ito, galing sa magbubuti. Pinunturaan ko na lang po yan para gumanda. Ito, kung makikita nyo po to, ito, paunti-unti, hanggang sa nakapuno ko ng mga stuffed toys, ako lang may gawa nito para maayos ang tignan. Yan, pati yung kubeta. Sa dami ng mga nakalagay na educator ito, ang pinaka-importante sa lahat, itong mga anak ko. Ito ang tagi kong kayamanan. Yung mga babae kasi yan, kaya sinunod ko na kay Educator, kasi puro babae nga naman. Walong babae at isang lalaki ang naging bunga ng pagmamahalan ng mag-asawang Robert at Neddy. Karaniwang bata o teenager na mga babae ang nagkakahilig at nangongolekta sa Hello Kitty. Pero walang issue kay Robert. Hindi naman daw nababawasan ang kanyang pagkalalaki. May sayad man daw si Robert para sa ibang mga tao, pero para sa mga anak niya, siya ang the best tatay. Siya na pinaka the best na lalaki para sa amin. Dahil kami binigyan niya, biniyayaan kami ni Lord na siyang na anak, na kahit siya mahilig siya sa ganyang Hello Kitty, hindi niya pa rin pinapabayaan kami pamilya. Kung ang 50 anyos na tatay na si Roberto ay proud na siya'y Hello Kitty lover tulad ng mga riders natin dito ngayon, kaway-kaway pag may time, ito namang dalaga mula San Simon, Pampanga, mas pinili ang maglaro ng grasa at sirang piyesa ng kotse kaysa manika dahil ambisyon daw niya ang maging isang babaeng mekaniko. Sexy pero astig. Fresh, pero dead mama dumihan.
hindi lahat mahinhin dahil kung kaya ng mga lalaki, kaya rin ng mga babae. Ganyan ang motto sa buhay ni Mary Victoria Meneses o Tantin. Isang modelo at certified mekaniko. Nabili po kasi yung kaya ng mga lalaki gusto niyang gawin. Nakaka-amaze po, syempre. Gulat nga ako. 10-wheeler to, babaeng babae. Tapos tingnan mo naman ang footage niya, pang model talaga. Lumaki sa paligid ng mga sirang sasakyan at maruruming gulong si Tantin. Bata pa lang siya noon nang maipundar ng kanyang ina ang maliit na negosyong talyer at vulcanizing shop para sa kanilang pamilya. Ang hindi ko makakalimutan, palagi ako nabubuli sa school. Tinanong ko yung mga kaklase ko ngayon, bakit niyo ako binubuli? Sinasabi nila, kasi madumi ka. Kasi pumapasok ka sa school, madumi yung daliri mo. Kasi pumapasok ka sa school, may mansya ng grasa yung uniform mo. Hindi nila alam nun kasi na sa bahay namin, wala akong playground, kundi yung shop lang din namin. Yung talyer lang din. And then as of tumanda ako, nakikita ko pa rin, all throughout nakikita ko yung mga kuya ko gumagawa, mother ko. And then, nag-automotive na rin ako. Tutulman sa simula ang nanay at dalawang kuya sa desisyon niyang magme-mekaniko ang bunso ng pamilya. Napatunayan at napanindigan naman din agad ni Tantin ang pinaglabang karera matapos siyang mag-top sa kanilang klase. Kahit siya lang ang tanging babae. Tayo nga mga magulang, gusto talaga natin malinis yung anak natin nasa office. Eh siya, yung gusto niya talaga, wala akong magagawa. Proud naman ako kasi doon sa test na siya yung nag-top at saka magaling siya doon talaga sa school. Maganda pa! Sa ngayon, pinagsasabay-sabay ni Tanti ng pagme-mekaniko. Sa pagmomodelo at pagko-cosplay. O diba, kahit madumihan siya sa mga grasa, keri lang kay Tantin. Naniniwala siya na sa panahon ngayon, dapat nang mabura ang imahe na naglilimita sa kakayanan ng mga babae pagdating sa pagpili ng karera sa buhay. Ang babae at saka lalaki, pantay lang. Parehas naman tayo may dalawang kamay at dalawang paa, lalo na diskarte. Dapat kung ano yung gusto mo, kung saan ka sasaya at kung saan ka komportable, push mo lang. Gusto kong magkaroon ng malaking shop. Gusto ko yung mga kapwa ko, mga mekaniko na kukunin ko sa shop, mga babae din. Kasi ayoko lang ng basta shop lang. Gusto ko, meron kaming parang advocacy na, huy, kaya namin yan. Antay lang kayo, lalo pa kaming dadami. Para kina Tantin at Robert, hindi man nakasanayan ng iba ang mga napili nilang hilig o desisyon sa buhay. Importante ang maging totoo sa sarili. Ang mahalaga, wala kang tinatapakang tao, dead man na sa bashers, at taas noong ipagsigawan na ito ang gusto ko. Walang basagan ng trip.